Inayaan ko na lang yung tape na may nakamarkang game show. At hindi na ako nagtapon ng oras para usisayin ulit yung mga iba pang VHS tapes na napalot ko. Hanggang lumipas ang 6 na buwan. Tinanong ako ng tatay ko kung natabi ko yung 5 VHS tapes at isang unmarked na Betamax tape na naitago nang namayapa kong chewin. At tinanong ulit ako kung napalot ko ang mga ito. Ang dalawang isip mo na ako kung sasabihin ko sa tatay ko yung makahindik-hindik na nilalaman ng VHS tapes. Kaya, tinanong ko muna siya kung importante ba yung nilalaman ng mga tapes. Sinabi ng tatay ko na wala siyang alam sa mga nilalaman ng tapes. Pero may natanggap siyang tawag na nagpakilalang business partner ng chewing ko. Sinabihin yung tatay ko na bibili niya yung mga tapes at 1,000,000 yung inalok niyang presyo. At yung pinaka-importante sinabi nung tumawag ay dapat hindi pa namin napapanood yung nilalaman ng tapes. Sa laki ng inalok na presyo, pumayag agad yung tatay ko sa alok ng tumawag at sinabing hindi pa niya napapanood yung nilalaman ng mga tapes o isa ng mga kapamilya niya. Tumugon daw yung tumawag sa kanya na pupunta siya sa bahay sa susunod na linggo para kunin yung mga tapes. At medyo may pahaging nabanta na huwag na huwag daw papanoorin yung mga tapes. Sa narinig ko sa tatay ko, sinabi ko lang na hindi ko pa napapanood yung VHS tapes. Pero wala akong naalala kung minakita man ako sa safe na isang unmarked Betamax tape. Tinagod na lang ako ng tatay ko na tatawagan niya yung business partner ng chewing ko para sabihin na wala siyang nakitang Betamax tape. Pagkatapos ng balitang iyon, nagkarap kagad ako ng murong mag-ayos o ipasok ng inner reel na sirang VHS tape na minakamarkang game show. Nagawa naman ang paraan ng nag-ayos na naitago kung ano man yung nakikitang gusot sa reel ng VHS tape. Pero hindi na ako nagpatubil na ipasok ko dito ito sa player para tingnan kung maayos pa yung nilalaman ng tape. Pinasok ulit dito sa safe kasama ng iba pang tapes. Nasakto na akong sasaran yung safe hanggang umukaw sa akin yung isang tape na hindi ko pa napapanood. Ito yung may nakamarkang ate ni Idol. Sasaran ko na sana yung safe at ipagbaliwala na lang yung tape na yon. Pero para may isang hindi nakikitang entidad o parang demonyo umuyok sa akin na kunin ko yung tape at isalang sa player. Hindi ko na malayan na nakatulog ako sa isang antikong office chair na minana ko sa chewing ko. Kaharap ng VHS player ko at nakabukas sa TV. Papatay ko sana ito hanggang minabas na video sa TV. Si ano to ah? Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, dati siyang sikat na mati ni Idol noong late 90s to early 2000s. Clean cut, dukado, endorser ng sabot-saling commercial products, at may karisma na patok sa masa. May ilan-ilang pelikulang pinagbidahan na pumatok sa takilya. Pero nahinto ito dahil sa inaasang trahedya noong taong 2001. Namatay siya sa napakabatang edad na 28 anyos. Mukhang interview video ito. Patingin ko tong interview na ito ay nagawa mga ilang buwan o maaring isang taon bago mabawian siya ng buhay. Napaisip ako kung ito ba yung video tape na may nakamarkang mati ni Idol.
Pero wala akong maalala. Sinala ko ito. Masayang masaya yung artista habang sinasagawa yung interview. Hindi siyempre mawawala yung mga tipikal na tanong na kung kumusta na siya at nasa ongoing romantic relationship pa siya. Konting intriga at yung mga current and future projects niya. Nasagot naman ng maayos ng artista yung mga tanungan sa kanya. Pero may isang katanungan na lagi nilang inuulit ng interviewer na sinasagot naman ng artista. Kamusta naman ang buhay mo? Ito yung paulit-ulit at sinisingit na tanong ng interviewer na palagi naman tinutugon ng artista ng isang kasagutan. Okay naman ako. Daming blessings. Parang sirang plaka. Pagkatapos ay magtatanong yung interviewer ng mga panibagong katanungan at sinasagot naman ng maayos ang artista. Wala ka makikita ng pagkabagot o pagkainis sa mukha ng artista. Kahit na minsan ay walang katuturan yung mga katanungan sa kanya. Nakangiti lang yung artista at masaya na parang alaga lang na pinapakain na paborito niya pagkain. At naulit na naman yung katanungan. Kamusta naman ang buhay mo? At tinugon ulit ng artista ng okay naman. Maraming blessings. Pero, inulit-ulit ito ng interviewer. Sinagot naman ulit ng artista. Kamusta naman ang buhay mo? Okay naman. Maraming blessings. Kamusta naman ang buhay mo? Okay naman. Maraming blessings. Kamusta naman ang buhay mo? Okay naman. Maraming blessings. Wala akong nakikita na pagbabago na ekspresyon sa mukha ng artista. Parang robot na programa na sagutin kung ano man ang tinatanong sa kanya. Hanggang may dinagdag na detalye yung interviewer sa palagi niyang tinatanong. Kamusta naman ang buhay mo? Makalipas ang April 30, 2001. Tumahimik at tutulala yung artista. Pero, inulit na ng interviewer yung katanungan niya. Kamusta naman ang buhay mo? Makalipas ang April 30, 2001. Biglang yumuko ng bahagya yung artista. Nilapad yung dalawang kamay niya sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay umiyak siya. Pero, inulit na ng interviewer yung katanungan niya. Kamusta naman ang buhay mo? Makalipas ang April 30, 2001. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang tugon ng artista habang patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Nahinto lang yung pag-iyak niya nung binalik sa dati ng interviewer yung katanungan. Kamusta naman ang buhay mo? At namagun yung artista ng okay naman. Maraming blessings. Bumalik ulit yung ngiti ng artista at nagtanong ulit yung interviewer. Nakakatanungan na paulit-ulit at sinasagot naman ng artista. What the fuck did I just watch? Ang katanungan ko sa sarili ko. Pinindot ko muna yung pause button ng player. Sino ba akong usisain kung ano yung mga misteryo? Meron itong archive interview ng artistang namayapa na. Naisip akong tingnan sa internet yung biography ng mga namayapang ngati ni Idol. At may isang detalye na nagpagulo ng isip ko. April 30, 2001. Ito yung petsa sa katanungan ng interviewer. At ito rin yung petsa ng kamatayan ng artista. Kamusta naman ang buhay mo? Makalipas ang April 30, 2001. Samot sa aking conspiracy yung naisip ko sa tape interview. Mind control experiment kaya ito? At yung artistang napiling individual? At may ugnayan kaya ito sa kamatayan niya? O isang eksperimento para makita yung mga harapin palang na taon? Tinuloy ko ulit yung pagpapanood ng tape interview para makaharap ng iba't iba pang mga detalye. Mukhang
Inuulit-ulit na ng interviewer yung mga tanungan. Pero wala kang makikitang ismaya o reklamo mula sa artista. Sinagot niya ito ng may ngiti at saya. Hanggang nalaglag yun ang kasabi ng lapel mic sa artista. May lumabas na isang lalaki para tulungan yung artista sa paglagay ulit ng kanyang mic. Teka lang. Dali-dali ako lumapit sa player para i-rewind. Pagkatapos ay pinindot ko yung pause button. Tuhin ko to ah. Ano nagawa niya dito? Mukhang hindi rin akma yung itsura niya sa videong ito. Dahil mukhang may edad na rin siya dito. Parang yung huli ko siya nakita at nakausap nung buhay pa siya. At nung nakarang taon lang yun. Nasa akto na akong pipindutin yung play button. Hanggang may isang bagay na ako ng kaliwang kamay niya na nagbigay sa akin ng malaking palaisipan. Isang bagay na imposible na imbento na. Gagawin pa lang kung may nakaisip na planong gawin ito at ibenta sa publiko kung panahon sinagawa itong interview. Naisip ko rin na kahit na ilabas na yung prototype ng bagay na ito, magiging walang saysay rin ito dahil hindi pa kaya ang teknolohiya ng panahong iyon para pagandahin ang mga main features ito. Kapareho ng hawak ko ngayon. Kapareho ng kulay. Isang bagay na dati pag-aari niya at binigay sa akin ilang buwan bago siya na mayaba. Isang Samsung Galaxy Note 9 na smartphone.